nasa Kanaway ako ngayon. Dito ako yung sa bahay ni Gagawad Reynaldo Piñas. Uminom na ako ng mainit na soda. Susuan naman pa daw guys. Ay, nakakapagod. Patas na po ito. Ang hirap mag-ulat. Pagod guys. Hiningil ako. Yung area na to sa Kanaway ay ito yung point ng 6 kilometers o kilometers radius permanent danger zone. So usually pag alert level number 3 ata o number 4 pinapalikas yung lahat ng tao mula dito. So kasi may mga bahay pa dun sa land. So from dun sa bahay nila Kagawad, medyo hiningan ako. So mayroon ditong paggawaan, isang puruto ng abaka. Tingnan natin kung anong tawag dito. Yung inubakan, so wala palang tapon. So ito guys yung product nga. Ito. So ano pong ginagawa dito? Basket din? And export sa ibang bansa. So anong product usually yung ginagawa? Mga bag? Asala? So, isa ito, ginagas. As depende sa ano. So, paano siya ginagawa? Mag-ibo po ka muna na daw dahil. So, nakakatawa kayo sa ito yung pulutin ko sa ano, sa Kanaway. Dito, ayan. Anong tawag po dito? Ragiw? Ragiw, diwi. So, ginagawa siyang parang ganito. Parang lubi din. Then, I think siguro ginagawa nila ano. Salaset. Sama tayo. Guys, yung product niya. So, finished product. Magkano po isang ganito? Ha? 9 ang isang ganito. Ilang meters po yung tali? Ganito daw ay 9 pesos. Hi, Dave. Ayun yung kanyang gawa. Another house po dito. Gumagawa din sila ng regu-diw. Wait ha, napagod ako kapabay. Ah, pinapaikot lang siya. Ilang fibers po yung ginagamit? Tatlo. Kasi maliit siya. Yung patong ito. Isang pampalaman niya. Yung bandada. Ayan po yung ginagawa na siya ginagawa. So continuous lang pala siya. Isa inyo. Yung outer layer ng abaka, yung outer layer niya, ginagawa yun na mga chinelas o kaya bag. Tapos yung pinaka fiber nun, yung natawag namin balakpak, yun yung ginagawa. Tapos yung loob niya, ito part na to. This one ay ginagawa pa rin pala siyang parang lubid. Ang tawag dito ragiudew, ginagawang mga salaset. So yun. Nakakatawa. Ginagawa din yung ganito. Kaya lang, inuuna po yung ragiudew. Ito po ang ginagawang salapid, no? For chinelas. Chinelas sa kabag. Tapos ito yung ragiudew. Ito mo usually ginagawang salaset, tama po ba? Mga salaset. Pesos daw po yung isang ganun. Yung pinagkita ko sa'yo, tama 9 pesos. Tapos binibenta nila dun sa isang kumukuha ng ganito. So, sa susunod na bag natin, tingnan natin yung ano, yung sentro ng Malilipot Albay para makita nyo yung mga finished product na abaka. Doon. Ayun ngayon, tingnan natin. Another bahay na gumagawa ng regu-diw. Na po ako ngayon, pabalik na tayo dito yung po hangganan ng kalye. So wala na akong pupuntahan, end of the line na po yan. So
So, baba na tayo ngayon. Umuulan na. Tila ng mga biskutyo family sa Kanaway. Dito ako nakarating. Thank you po. Po kayo. Baby Kawai. And guys, so pauwi na po tayo ngayon. So, dito lang po rin katapos sa akin. Maraming pisa na masakit pag subaybay. May dairy farm po dito, kaso lang hindi ko alam kung sino i-approach po. Saka na lang po. Okay? So, sa next vlog na lang natin puntaan yung dairy farm. Maraming pong salamat. Stay healthy po kayo guys. Salamat po sa pagtangkilik o pagsubaybay sa aking vlog. Maraming salamat. Marahay na aga po sa Indo Gabos.